Ano ba ang sekreto ni Mr. Enrique Razon kung bakit siya naging bilyonaryo at successful sa buhay? Sa mga di pamilyar, siya ang third richest man sa Pilipinas. Siya rin ang CEO ng ICTSI na isa sa pinakamalaking port operator sa mundo at ang chairman ng Soler Resort and Casino. Ano bang pwede nating matutunan mula sa kanyang buhay at sa nakaraan niyang interview na dapat nating i-apply para maging successful din tayo? Pero before we start, i-like mo na rin ang ating video. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, be hardworking. Bata pa lang si Ricky Razon ay nagtatrabaho na siya sa pier. Ayon sa kanya na sa edad na 17 years old ay nag-drop out na siya sa school para magtrabaho full time. Hindi man siya galing sa mahirap na pamilya, pero naintindihan niya na para maging successful ka sa buhay, kailangan na mag-umpisa ka sa baba. Kailangan na maghirap ka sa trabaho at kailangan na naintindihan mo yung negosyo. Naging regular na employee din siya na kumikita ng minimum wage at umabot pa ng 10 years bago siya napunta sa taas. Tinanong si Ricky kung ano ba ang buhay ng isang bilyonaryo at ang kanyang sagot, work, work and more work. Dito natin makikita na kahit yumaman ka pa o maging successful sa buhay, hindi dapat maging petics, hindi dapat maging complacent at maging tamad. Kaya ang mayaman, patuloy na yumayaman kasi yung work ethic nila hindi nagbabago. Number 2, be aggressive. Maraming magsasabi na masama maging aggressive kasi para kang hapit o masyado kang greedy sa pera. Pero in reality, kung masyado kang passive, walang mangyayari sa buhay mo. Kasi nag-aantay ka lang na may mangyaring maganda. Lagi ka lang nag-aabang sa blessing. Hindi ka nagtitake action at nagtitake ng risk. Kaya yung ibang negosyo, aggressive sa marketing, aggressive sa Facebook ads, kasi kailangan yun para makilala sila at magka-sales. Same with Mr. Razon na naging aggressive sa negosyo, pero hindi lang yun puro sugod. Aggressive siya pero may kasamang utak, strategy at research. Dahil sa aggressiveness niya, mas lumaki ang kanyang company dahil sa expansion sa iba't ibang bansa. Importante rin na mag-diversify kapag kaya na at huwag makontento lang. Ayon pa sa kanya na dapat sige lang na sige at continuous ang pagbibuild ng negosyo. Hanggat may opportunity, hanggat kaya mo pa, dapat tuloy-tuloy ka lang. Number 3, kapag mahirap, mas maganda. Sabi nga na kapag ang ginagawa mo ay mahirap, dun ka nagkakaroon ng growth. Pero kapag madali ang ginagawa mo lagi, dun ka nagiging stagnant at hindi lumalaki yung kita mo. At ayon kay Mr. Razon, na kapag mas mahirap, mas magandang magtayo ng negosyo dun. Kapag mahirap pumasok sa isang lugar, mas maganda ang kikitain mo. Pero kapag madali naman, posibleng malugi ka lang. Maganda yung punto niya dito kasi katulad ng mga doktor o lawyer, malaki ang bayad sa kanila kasi mahirap yung pinag-aralan nila. Hindi lahat kayang gawin yun. Same with business, kapag nakakasolve ng mahirap na problema yung negosyo mo, for sure nakikita ka rin ng malaki. Pero kapag ang negosyo mo is madali na gawin, tapos uso-uso lang, mostly madali ka rin na makukopya at dadami yung kalaban. Mauwi yan sa price war kasi pare-pares lang kayo ng negosyo. Pero kung unique at mahirap yung negosyo mo na gawin, hindi ka basta-basta magagaya at mapapabagsak. Number 4, huwag maging mayabang. Bilyonaryo na yan si Mr. Razon pero pag nakita mo, hindi naman flashy yung suotan niya. Mukha lang din siyang simpleng tao. Sabi pa niya na hindi niya pinapansin yung mga awards at recognitions kasi baka lumaki daw yung ulo niya. Isipin niya daw na magaling siya pero hindi naman daw siya magaling. Mukhang simple lang yung sagot ni Mr. Razon dito pero malalim yan. Ibig sabihin nito na hindi niya tinitingnan ang kanyang sarili na pinakamagaling sa lahat. At nananatili lang siya na humble kasi hindi naman niya focus yung magyabang at alam niya na kaya pa niyang mas gumaling. Sabi nga sa quote, empty your cup so that it may be filled. Number 5, huwag matakot matalo. Maraming tao ang hindi magiging successful kasi takot sila na mag-take ng risk at takot sila sa failure. Which is normal naman yun, pero kung hindi mo ito malalabanan, mahirapan ka na makapunta sa next level. Sabi nga niya na sa isang interview na hindi siya takot na matalo kasi kapag natatakot kang matalo, talagang talo ka. Kaya importante na meron kang maganda at positibo na mindset. Ang winners in life, hindi nila iniisip yung matatalo sila o na malulugi sila. Ang iniisip nila is paano sila mananalo at paano sila hindi malulugi. Malaking difference yun. Kapag ganun ka mag-isip, nakakagawa ka ng diskarte.
nakakaisip ka ng solusyon at nag-i-improve ka pa. Number 6, iwasan ang mga distraction. Maraming magigilty dito kasi napakadali nang ma-distract ngayon. Sa cellphone pa nga lang, naubos na yung oras mo kaka-Facebook kasi distracted ka dito lagi. Pero naniniwala si Mr. Razon na time is gold. Para sa kanya, mas mahalaga yung oras kumpara sa pera. Kaya ganun na lang niya bigyan ng matinding importansya yung natatangin niyang oras kada araw. So ginagamit niya na ito sa mga importanteng bagay at gawain. Isa sa mga way niya para hindi siya ma-distract is wala siyang ginagamit na social media. Kasi nga naman, punong-puno ito ng distractions. Kahit wala kang problema sa buhay, nagkakaproblema ka sa social media dahil merong issue ang paborito mong artista. Meron kang nasagap na bad news at krimen, so naging affected ka na rin. O kaya nakapanood ka ng something na entertaining na umubos ng oras mo hanggang sa nakatulugan mo na lang. Bottom line, kung gusto mong maging successful, dapat pinapahalagan mo yung oras mo at dapat productive ka araw-araw. Number 7, hindi pwedeng maging sigurista. Ayon kay Mr. Razon na hindi ka magiging 100% sure sa lahat ng gagawin mo. Everything is a risk, sabi niya. Kapag nag-take ka ng risk, you're not going to be right every time. Pero sabi rin niya na the important thing is the ones that are correct pay for your mistakes. Kaya okay lang kahit magkamali at malugi ka ng ilang ulit. Pero pag tumama ka ng isa, for sure yun na yung magpapabago sa buhay mo. Huwag ka lang laging playing safe at laging nasa comfort zone mo lang. Always expect the worst pero always hope for the best pa rin. Importanteng mindset shift yan. Number 8, maging hands-on sa negosyo. Kung gusto mo maging successful, especially sa business, kailangan hindi ka pabaya at alam mo yung ginagawa mong negosyo. Sabi pa ni Ricky na hindi importante kung third richest na tao siya sa Pilipinas. Ang importante, maayos yung pagpapatakbo niya ng kanyang business. Dapat as a businessman, alam mo yung mga detalye. Dapat kaya mong i-manage na matino yung negosyo at mga tao mo. Kasi yung pera, yung recognition, darating na lang yan, pero hindi ito yung main objective. Ang objective ay kung paano patakbuhin yung negosyo ng maganda at palakihin pa yung enterprise. Marami kasing tao na nagne-negosyo pero gustong hindi maging involved sa negosyo niya. Gusto ibang humawak na tao, gusto ibang magbabantay at magpapatakbo. Kaya nangyayari, nalulugi. Kaya nangyayari, nananakawan o nai-scam. Kaya magandang sinabi ni Mr. Razon na kailangan hands-on ka para alam mo yung ins and outs ng negosyo mo para hindi ka madaling maloko at malugi. Number 9, always be prepared lalo na sa crisis. Kung gusto mong yumaman, kailangan ready ka lagi. Dapat ready ka sa mga opportunity na darating and dapat secure ka rin at the same time. Kaya sabi ni Mr. Razon na mag-set aside ng savings for crisis. Kasi hindi nga naman natin mape-predict yung next na crisis. Sino bang nakapag-predict ng pandemic, ng mga kalamidad o ng recession? Dagdag pa niya na habang kumikita ka ng pera, dapat nakapagtabi ka at huwag utang ng utang. Habang lumalaki yung sweldo or kinikita mo, dapat kasabay nun yung pagpapalaki ng savings mo. Huwag baliktad na lalong nawawala ng savings kapag lumalaki na ang kita. Which is ito yung kamalian ng maraming tao sa ngayon. Kaya kapag nawala ng trabaho o nalugi yung negosyo niya, back to zero. Importante pa rin na maging handa ka sa mga emergency na darating. Bagong number 10, quick recap tayo ng aral mula kay Enrique Razon para yumaman. Number 1, be hardworking. Number 2, be aggressive. Number 3, kapag mahirap, mas maganda. Number 4, huwag maging mayabang. Number 5, huwag matakot matalo. Number 6, iwasan ang mga distraction. Number 7, hindi pwedeng maging sigurista. Number 8, maging hands-on sa negosyo. Number 9, always be prepared lalo na sa crisis. At number 10, magbasa ng libro. Isa sa mga common na pag-ugali ng mga successful at mayaman na tao, yung pagiging learner. At isa na nga dito si Mr. Razon na lagi nagbabasa ng libro. Everyday naglalaan talaga siya ng oras para makapagbasa siya at madagdagan yung knowledge niya. Nakatapos nga siya ng 2 to 3 books, especially pag bumabiyahe sa eroplano. Kasi sa pagbabasa ka nga naman talaga matututo. Sabi pa niya na the more you learn, the more you realize how little you actually know.
Isa pa niyang na-mention na meron din siyang mga mentors na hinihinga niya rin ng advice, knowledge about sa business at nakukuhaan rin niya ng wisdom sa buhay. Thank you.